Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Bagawang lahat ay nagpapasalamat ako sapagkat nabigyan ng pagkakataon ng kwentong ito. Ito ay karanasan namin ng tatay ko noong kami ay papauwi at galing kami sa bahay ng kanyang kaibigan. Magmula noon ay hindi na kami bumalik pa sa baryo na iyon sapagkat hindi maganda ang naging karanasan namin doon. Sisimulan ko ang kwento sa pinakaumpisa. Isang umaga araw ng Biyernes, sa paglabas ko sa aking kwarto ay agad akong tinanong ni tatay kung gusto ko daw bang sumama sa kanya doon sa bahay ng kanyang kaibigan sapagkat mayroong okasyon doon. Hindi na ako nagtanong pa at agad akong nagsabi na sasama ako. Minsan lang din naman kasi akong sinasama ni tatay at sabi naman ni nanay, "Naku, idadamay mo pa ang anak mo. Hindi ka pa nga masyadong pamilyar sa lugar na yon. Pag may mangyaring masama sa anak mo, naku, sinasabi ko sa'yo." Nag-aalala lang sabi ni nanay kay tatay. Ganon talaga si nanay noon pa man. Si tatay naman basta may alak ang pupuntahan ay wala itong pakialam kung gaano kalayo. Pagpatak ng alas 11 ng umaga ay inutusan ako ni tatay na maligo at maghanda sapagkat mamaya ay aalis na kami, kaya sinunod ko ito. Pagpatak ng alas 12 ay nagtanong naman si nanay kung kakain pa ba kami ng tanghalian. Sabi naman ni tatay ay doon na lang kami kakain sa bahay ng kanyang kaibigan. At maya-maya lang, umalis na kami at bumiyahe papunta sa kabilang bayan. Nalaman ko rin kay tatay na ito ang unang pagkakataon na pupunta siya doon. Sa pagdating namin sa bayan na ito, ay sumakay pa kami ng habal-habal papunta sa baryo ng kanyang kaibigan. Hindi ko akalain na sobrang layo pala ng lugar na yon. Mahigit isang oras ang biyahe. At nang makarating kami sa baryo na ito, ay agad kaming bumaba at dumiretso sa isang tindahan. Nagtanong kami sa mga tao kung saan matatagpuan ang bahay ng kaibigan ni tatay. At mula doon ay matatanaw ang isang mataas na bundok. At itinuro nila ang isang bahagi. Doon daw matatagpuan ang kanyang bahay. Napailing naman kami ni tatay sapagkat napakalayo pala ng lugar na yon. Kung alam ko lang, sana inagahan natin ang pagpunta dito. Pabulong na sabi ni tatay noong sandaling iyon. "Ito ba ang unang pagpunta nyo dito?" Tanong ng isang ali. "Opo. Kaarawan niya kasi ngayon kaya dumayo talaga kami dito." Sagot naman ni tatay sa kanya. Pagod man kami pero kinakailangan naming maglakad sapagkat hindi na umaabot ang mga habal-habal sa bahagi na iyon kasi maputik ang daan. Nang marating namin itong bahay ng kaibigan niya, ay agad kaming sinalubong ng isang matanda. Nagtanong ito kung sino ang hinahanap namin. Agad namang sinabi ni tatay ang pangalan ng kanyang kaibigan at sabi ng matanda ay anak niya ito. Pinapasok niya kami at pinakain sapagkat mayroon pang pinuntahan ng kanyang anak. "Taga saan kayo?"
Tanong ng matanda. Sinagot naman ito ni tatay. Diyos ko, sobrang layo ah. Sana inagahan niyo pang pagpunta dito. Dagdag pa ng matanda. Ayos lang po yan. Ang importante, nandito na kami. Sagot naman ni tatay sa kanya. Pagkatapos naming kumain ay agad kaming pinapunta sa likod ng bahay na kung saan naroroon ang ilang mga bisita. Nag-iinuman sila noong sandaling iyon. Agad naman nilang niyaya si tatay habang ako naman ay nakaupo lang sa gilid at kinakausap ng matanda. Maya-maya lang ay dumating na itong kaibigan ni tatay na may dalang dalawang galon ng tuba. Ito kasi ang usong inumin noong mga panahon ito. At magpahanggang ngayon ay may nagbebenta pa rin naman ito. Nakikinig lamang ako sa kanilang mga kwentuhan. Patawa-tawa din ako sapagkat lahat ng mga bisita ay palabiro, kabilang na si tatay. Pagpatak ng alas 5 ng hapon, ay inutusan ako ni Lola na pagsabihan si tatay na huwag kaming magpapaabot ng dilim doon sapagkat delikado at hindi kami pamilyar sa lugar. Ginawa ko naman ito at patango-tango lamang si tatay. Pagkalipas na mahigit kalahating oras ay inutusan ulit ako ni Lola. Agad ko namang sinabihan si tatay at nagsabi ito na saglit lang. Pumatak naman ang alas 6. Pinagsabihan na ni Lola si tatay. Iho, tama na yan. Alam mo namang malayo pang uuwian nyo. Baka nakakalimutan mo, kasama mo pa ang anak mo. Sabi ni Lola at agad namang ngumiti si tatay at huminto sa pag-inom ng tuba. Pasensya na po. Uuwi na po kami. Sagot ni tatay sa kanya at tumayo ito. Nagpaalam ito sa kanyang kaibigan at nagsabi ito na ihahatid niya kami sa labasan na kung saan kami bumaba sa habal-habal. At nang tumayo ito ay bigla itong natumba at nawala ng malay ng dahil sa kalasingan. Binuhat na lamang ito ng kanyang mga kaibigan at dinala sa isang kwarto. Alam ko na si tatay ay hindi pa gaanong lasing noong sandaling iyon. At kung hindi lang kami pinapauwi ni Lola, malamang ay gagabihin talaga kami doon. Nagpaalam kami sa kanila at nagsabi si tatay na wag na nila kaming ihatid sapagkat alam na rin namin kung saan kami dadaan. Mayroon pa namang kaunting liwanag noong sandaling iyon. Pero nagsabi si Lola na siya na ang maghahatid sa amin doon sa labasan sapagkat delikado, lalo pa't mga dayo kami doon. At habang naglalakad kami sa gitna ng kakahuyan, ay umalingaw-ngaw ang tunog ng isang ibon. Nakita ko na napahinto si Lola at nagsabing bilisan namin ang paglalakad. At nang marating naman namin itong isang malaking puno, ay nakarinig kami ng malakas na pagaspas sa isang sanga na parang gawa talaga ng isang malaking ibon. Kami naman ay napatingin doon. Diyos ko, ang laki ng ibon na yan ah. Sabi ni tatay habang nakatingin sa ibabaw ng puno. Nang tumingin ulit ako doon, ay totoo nga na malaki ang ibon at hindi pangkaraniwan. Bilis! Bilisan nyo! Bulalas ni Lola noong sandaling iyon. Puwera aswang! Puwera aswang! Dagdag pa niya. Nang mapadaan naman kami sa mga nagtataasang talahib, ay nagulat ako na mayroong humila sa aking kaliwang braso.
at yung kalahating katawan ko ay pumasok na sa loob ng talahiban. Napasigaw naman si Lola noong sandaling iyon. Ang humila sa akin ay isang nilalang na maitim. Sabog ang mga buhok at nanlilisik pa ang mga mata. Hindi ko nga lang masyadong maaninag ang kanyang mukha sapagkat dumidilim na noong sandaling iyon. Malakas at mahigpit ang pagkakahawak niya sa aking braso. Mabuti na lang at agad na nahawakan ni tatay ang aking mga baywang sapagkat nakita niya ang paghila sa akin. Nasa likod ko kasi ito. Binitawan naman ako ng nilalang na ito at kaagad kaming tumakbo para makalayo doon. Makikita ko sa kanyang mukha na parang gutom na gutom ito. Yung tipong sabik na makuha ako. Mabuti na lang at agad akong nahawakan ni tatay. Kasi kung hindi, malamang ay nakuha na niya ako. Bisita namin to. Huwag niyong pakialaman. Alam ko kung saan ka matatagpuan. Pasigaw na sabi ni Lola. Pero habang tumatakbo kami ay nakakarinig ako ng mga yapak sa loob ng talahiban. Na parang mayroong tumatakbo doon at sinusundan kami. Nawala lamang ang mga yapak na iyon nang makakita kami ng mga tao sa di kalayuan. Nang malapit na kami sa mga taong ito, ay huminto si Lola at nagsabing, "Humihingi ako ng pabor sa inyo. Samahan niyo akong maihatid itong mga bisita namin at sa kasama-sama tayong bumalik." Ganun nga ang nangyari noong sandaling iyon. Hinatid nila kami sa labasan at doon ay natagalan pa bago kami tuluyang umuwi kasi nag-usap-usap muna kami. Ayon kay Lola noong mga panahong iyon ay talagang mayroong nambubulabog na aswang sa kanilang baryo. Hindi lang talaga niya akalain na kahit tatlo kami ang naglalakad ay talagang aatakihin niya kami. At doon daw niya napatunayan na totoo nga ang mga kwento na mabagsik ang aswang na iyon. Nang tanungin nila ako kung nakita ko ba ang itsura ng nilalang na iyon, ay agad ko namang inilarawan sa kanila. Subalit hindi nga lang detalyado sapagkat madilim na noong sandaling iyon. Nagtagal pa kami ng mahigit kalahating oras sa labasan. Ayon pa sa kanila, nagsimula ang pambubulabog noong mga panahong mayroong isang dayo na tumira sa bundok. Medyo matanda na daw ito. Sa katunayan ay nakita pa daw siya ni Lola noong dumaan ito sa harap ng kanilang bakuran. Pagkalipas daw ng isang araw ay nagsimula ang pambubulabog. Noong una ay hindi daw nila pinaghinalaan ang taong ito. Pero pagkalipas daw ng isang linggo ay mayroong nakakita sa kanya na tumatakbo sa likod ng talahiban. Walang saplot at basang-basa ang katawan. Dagdag pa niya, sinong matinong tao ang gagawa nito sa madaling araw? May mga kwento na yung taong ito ay isang yanggaw. Mayroon ding nagsasabi na isa itong gabunan. Isang malakas na uri ng aswang. Pagkatapos ng kwentuhan ay agad naman kaming umuwi ni tatay. Iyon ang una at huling pagpunta namin sa baryo na iyon. Hindi na kami bumalik pa doon sapagkat natakot din si tatay. Kahit na nakainom ito ng alak. Kakaibang pakiramdam kapag nasa ganoong sitwasyon ka na. Hindi mo na alam ang iyong gagawin at kinakailangan talaga ng lakas ng loob para makapag-isip ng maayos. Mayroon pa akong ibabahagi sa inyo at naranasan ko ito nung ako ay nag-aaral sa kolehiyo. Tuwing hapon noon pagkatapos ng klase ay nilalakad ko lang mula eskwelahan hanggang bahay
ito ang nakasanayan kong gawin. At ang natitira kong baon ay binibili ko ng kakanin. Kakainin ko ito habang naglalakad. Mayroon akong palaging dinadaanan noon para mas mapadali ang pagdating ko sa bahay namin. Nasa kabilang baryo ito at parang shortcut kumbaga. Hindi na ako dumadaan sa bukana ng baryo namin kasi dire-diretso na ito papunta sa bahay. Medyo masukal nga lang ang bahagi na ito pero wala namang problema sa akin. May isang pagkakataon na habang naglalakad ako ay nanindig ang aking mga balahibo. Unti-unti ring bumigat ang aking nararamdaman at pinagpapawisan na ako. Nang dahil dito ay agad akong huminto at pinahiran ng aking mga pawis. Pero walang kung ano-ano ay nakarinig ako ng mga ingay. Yung ingay na madalas nating madidinig sa isang kasiyahan. May mga kantahan at magandang musika. Palingon-lingon ako sa paligid pero wala naman akong nakikitang mga tao. At ang mga ingay na ito ay parang nasa paligid ko lang. Yun nga lang hindi ko alam kung saan ang gagaling. Hanggang sa nakaamoy ako ng mabangong luto. Bigla rin akong nagutom at natakam. Sa isang kisap lang ay bigla akong nakakita ng mga tao sa aking paligid. Parang nagkakasiyahan na mga ito. Pero makalipas lang ang ilang segundo ay nawala ang mga ito sa paningin ko. Nang dahil sa takot ay dali-dali akong tumakbo. Hindi talaga ako huminto hanggang sa makarating ako sa bahay. Kinuwento ko naman sa mga magulang ko ang tungkol dito at agad naman silang naniwala. Ayon pa kay nanay, hindi pa man daw ako pinapanganak ay marami na talagang mga kwentong kababalagan sa bahagi na iyon. At isa pa, Biyernes ang araw na ito. Maraming mga nagaganap na kababalagan kapag sasapit ang araw na ito, ayon kay nanay. Kaagad naman naming naalala ang naging karanasan namin ni tatay noong pumunta kami sa bahay ng kanyang kaibigan. Biyernes din ang araw na iyon. Ito lang naman ang naging karanasan ko sa bahagi na iyon. Pero magmula nun ay hindi na talaga ako dumadaan doon. Baka maligaw pa ako at makapasok sa kanilang mundo. At hindi na makakabalik pa sa mundong ito. Dito ko natatapusin ang kwento. Kasi hindi na nasundan pa ang karanasang ito. Maraming salamat po sa patuloy na pag-upload ng mga kwento dito. Nandito lang po kami para suportahan kayo. Maraming salamat at mag-ingat kayo palagi. Hanggang sa muli. Magandang araw. Marami akong karanasan pagdating sa kababalagan. Pero ang isang ito ay hinding-hindi ko makakalimutan. Mula nung bata ay talagang lapitin ako. At ayon naman sa aking nanay. Sa side ng kanyang tatay ay nananalaytay ang lahing manggagamot. Mayroon silang kakayahan na makakita at makaramdam ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. At siguro, mayroon ako nito. Itong karanasang ito ay nangyari doon sa lugar ng aking dating nobya. At nitong mga panahon ito ay nagsisimula pa lamang ang aming relasyon. Sisimulan ko na ang kwento. May isang pagkakataon na niyaya niya akong pumunta sa kanilang lugar sapagkat gusto daw akong makilala ng kanyang mga magulang. Maliban dito ay kaarawan din ng kanyang bunsong kapatid. Isa itong pagkakataon para makilala ang kanyang pamilya
kaya hindi ko ito sinayang. Ang tungkol dito ay sinabi ko naman sa aking mga magulang. Agad naman silang napailing, sapagkat napakalayo nito mula sa aming probinsya. Pero humingi pa rin ako ng pahintulot kasi gusto kong makilala ang pamilya ng aking nobya. Di kalaunan ay pumayag naman ang mga ito at ilang beses ko rin namang dinala sa bahay itong aking dating nobya. Natawagin na lang nating Clara. Mabait naman ito, masipag at handang gawin ang lahat para sa pamilya. Kaya nagtrabaho ito sa syudad na malapit lang sa aming bayan. Boto rin sa kanya ang aking mga magulang at nagkakilala naman kami sa kanyang pinagtatrabahuan. Araw-araw ay bumibili ako doon ng tinapay. Kahit pa na may mga pagkakataon na wala akong ganang kumain ng mga ito. Nangungupahan naman ito sa isang lumang bahay na nasa bayan mismo namin. Dumating nga itong araw na pupunta kami doon sa kanilang probinsya. At maaga pa lang ay agad na akong pumunta sa bahay paupahan. Nang makarating ako doon ay nakita kong naghihintay na si Clara sa labas ng bahay. Agad naman niya akong sinalubong. Makalipas naman ang mahigit 4 na oras na biyahe, narating namin ang kanilang probinsya. At mula sa bayan sumakay kami ng habal-habal. At ito ang unang pagkakataon na nakasakay ako sa ganitong klaseng sasakyan. At nang marating namin ang kanilang baryo, naglakad kami ng mahigit kalahating kilometro. At sa wakas, narating namin ang kanilang bahay. Agad naman kaming sinalubong ng kanyang mga magulang. Ikaw na siguro ang kanyang nobyo. Ikaw ba si Toto? Tanong sa akin ng kanyang nanay. Opo tita, ako nga po. Nagagalak po akong makita kayo. Magalang na sagot ko at agad naman nila akong pinapasok. Habang naglalakad papasok, ay agad naman akong nakaamoy ng mabango na parang napapaligiran ng namumukadkad na bulaklak ang buong bakuran. Pero wala naman. Tanging isang malaking puno ng akasya lang ang nandoon. Iho, umiinom ka ba ng lambanog? Tanong pa sa akin ng kanyang tatay. Ah, hindi po. Hindi po ako umiinom ng alak. Sagot ko. At nung napasulyap ako sa loob ng kanilang bahay, ay nakita ko naman itong isang babae na mayroong mahabang kulot na buhok, maputi at mestiza. At noong una, inisip ko na baka tiya o ate lamang ito ni Clara. Makalipas ang ilang sandali, ay binigyan kami ni tita ng makakain at agad naman namin itong nilantakan. Pagkatapos nito, ay niyaya ako ni Clara na mamasyal sa baryo. Pumayag naman ako sapagkat gusto ko ring makabisado ang lugar. At isa pa, maganda ang mga tanawin doon. Palayan, palaisdaan at kakahuyan ang tanging makikita mo doon. Kaya sariwa ang hangin. Noong medyo nakalayo na kami sa kanilang bahay at noong narating namin itong mapunong bahagi, ay naramdaman ko na parang uminit ang aking bulsa. Kaya agad ko itong kinapa. Naramdaman ko na parang mayroong maliit na bote at basang-basa ito. Agad ko naman itong kinuha. Kay nanay to ah. Paano napunta dito? Nagtatakang tanong ko noong sandaling iyon. Baka nilagay niya na hindi mo alam. Isa ba yung pamahid? Tanong naman ni Clara. Dito ko naman naalala ang sinabi ng aking nanay tungkol sa bagay na ito.
Isa itong langis na ibinigay daw sa kanya ng kapatid ng kanyang tatay noong umuwi ito sa kanilang probinsya. Albularyo kasi iyon. At kapag bubula daw ito, ay mayroong masamang elemento. O di kaya'y aswang. Kinabahan ako pero hindi naman ganun kalala sapagkat tirik ang araw noong sandaling iyon. Isa itong langis, bigay ng tiyuhin ng aking nanay. Sabi ko naman kay Clara at tumangon na lamang ito. Nagpatuloy naman kami sa paglalakad at hindi nagtagal ay nakarinig ako ng mga yapak sa aming likuran. Lumingon ako at nakita ko itong isang lalaki. At sa likod niya ay mayroon akong naaninag na aninong kulay itim. At agad naman itong naglaho. Hindi na bago para sa akin ang mga anino, sapagkat mula nung bata ako ay nakikita ko na ang mga ito. At sanay na rin ako. Mayroon akong kutob na hindi mapagkakatiwalaan ang lalaki. Pero nagkibit-balikat na lamang ako. Hinawakan ko naman ang mga kamay ni Clara at hinila ko ito pabalik. Parang isang hudyat na bagalan niya ang paglalakad para lumampas sa amin ang lalaki. Binagalan nga namin. Pero ganun din ang ginawa ng lalaki. Hanggang sa mayroon akong nakitang puno ng mangga at tanong ko kay Clara, "Gusto mo bang kumain ng mangga?" Sabay hinto. "Oo naman. Bilisan mo. Baka makita tayo ng may-ari." Sagot naman niya. Isa itong paraan para lumampas sa amin ang lalaki. At nung nakalampas ito ay tumitig ito sa akin ng masama na animoy mayroon akong ginawang kasalanan sa kanya. Pero hinayaan ko na lamang ito. Fast forward po tayo. Nang makabalik kami sa bahay nila Clara, ang unang pumasok sa isip ko ay ang babaeng mistisa. Tinanong ko naman si Clara tungkol dito, pero ang sabi niya ay wala silang ibang kasama doon sa bahay. Binilang ko naman silang lahat, kaya nagtataka ako kung sino ang nakita kong babae. At sabi ko naman sa isip ko, baka isa lamang itong multo na nagpakita sa akin. Kinabukasan, maaga kaming nagising sapagkat ang araw na ito ay ang kaarawan ng bunsong kapatid ni Clara. Inutusan naman kami ng kanyang mga magulang na bumili ng mga sangkap sa bayan. Sinunod naman namin ito at medyo madilim pa noong sandaling iyon. Nang madaanan namin itong tubuhan, ay nakarinig kami ng mga yapak na parang mayroong tumatakbo sa likod ng mga ito. At walang kung ano-ano, ay nakakita kami ng lalaking tumatakbo palabas sa tubuhan at nakasuot lamang ito ng damit pang ibaba. Hindi niya kami nakita sapagkat hindi naman ito lumingon. Dire-diretso lamang ito. Sinabi ko naman kay Clara na ito yung lalaking sumusunod sa amin kahapon. Pero nung una ay hindi ito naniwala sapagkat madilim pa noong sandaling iyon. Siya yun. Sigurado ako. Sabi ko pa kay Clara, ano naman ang ginagawa niya dito sa tubuhan? Ang aga pa nito ha. Tapos wala pa siyang damit. Sagot naman niya, "Yun ang hindi ko alam. Pero duda talaga ako sa lalaking iyon. Kilala niyo ba yon?" Tanong ko pa kay Clara. "Ngayon ko lang niya nakita dito. Pero hindi ako sigurado. Minsan na lang kasi ako kung umuwi dito. Alam mo yan." Sagot naman ni Clara at agad naman akong tumango. Nang marating namin ang bayan, ay nagulat kami na makita ang lalaki sa bintahan ng mga karne.
magkakarne pala ito. O ano? Naniniwala ka na? Tignan mo yung buhok niya. Parehong pareho sa nakita nating lalaki kanina. Sabi ko kay Clara. O nga no, siya nga. Sagot naman niya. Wala na bang ibang mabibilhan dito? Tanong ko kay Clara. Meron sa kabilang bayan. Pero kinakailangan nating makabalik agad para maluto ng mga ito. Sagot naman ni Clara. Wala kaming choice kundi ang bumili sa kanya. At habang papalapit kami, ay nakatitig ito ng masama sa akin. Kuya, 3 kilo nga po. Yung may mga kaunting buto. Sabi ni Clara sa kanya. Tumango naman ito at mayroon siyang sinabi na hindi ko nagustuhan. Binastos niya si Clara sa aking harapan. Sinabihan niya ng malaswa at tinignan pa ito mula ulo hanggang paa. Kaya agad naman akong nagalit. Ang bastos natin ha. Sabi ko sabay titig sa kanya. Ngumiti pa ito na parang nang iinsulto. Gusto ko siyang sapakin pero pinipigilan lamang ako ni Clara sapagkat mayroon siyang hawak na kutsilyo na kanyang ginagamit sa paghiwa ng mga karne. Kaya medyo delikado. Noong medyo nakalayo na kami sa kanya, ay lumingon ako. Hindi ko alam kung ano ang nag-udyok sa akin na ilabas ang langis sa aking bulsa. Inangat ko ito at ipinakita sa lalaki. Nakita kong nagalit ito at kulang na lang ay tatakbo ito papunta sa amin. Kahit si Clara ay natakot noong sandaling iyon. Nagtataka lamang ako kung bakit hindi tumagas ang langis noong naglalakad kami sa tubuhan at noong nasa harap kami ng lalaking iyon. Pero noong sumusunod ito sa amin ay tumagas ito at medyo uminit sa aking bulsa. Ito lang talaga ang aking ipinagtataka. Sumapit ang gabi, bandang 10:00. Inaayos ko na ang aming mahihigaan nang makaamoy ako ng mabango. Ito ang naamoy ko nung unang pagpasok sa bakuran. Palingon-lingon ako sa paligid na tila ba hinahanap kung saan nanggagaling ang amoy na ito. Naaamoy mo rin ba? Tanong ko kay Clara. Ang alin? Wala naman ah. Sagot naman niya. Amoy bulaklak. Ang bango. Sagot ko naman at agad naman siyang lumapit sa akin. Hoy, huwag mo na akong takutin. Baka may magpakita na kabaong. Sagot niya sapagkat inisip nito na ang amoy na aking tinutukoy ay madalas nating naaamoy sa isang burol. Ano ka ba? Hindi. Mabango ang amoy na ito. Kakaiba. Sabi ko pa. At noong pinatay ko na ang gasera, ay agad kaming humiga. Kasama namin sa kwarto ang isa pa niyang kapatid na babae. Bali ako ay nakahiga sa sahig. At silang dalawa naman ay nasa kama na nasa gilid ko lang naman. Mayroon ding silong ang kanilang bahay. Maya-maya lang ay nakatulog din naman kami. At makalipas lang ang ilang oras ay nagising ako sapagkat parang mayroong tumutusok sa aking likod. Mayroon kasing mga maliliit na siwang ang sahig ng bahay at gawa lamang ito sa mga kawayan na pinagtagpi-tagpi. At medyo makikita pa ang ilalim. Sa aking pagtataka ay agad akong bumangon at hinawakan ko ang aking likod. Hanggang sa nakarinig ako ng mahinang tunog na nanggagaling sa silong na nasa ilalim ko mismo. At nang tumingin ako doon ay nakakita ako ng mga mata
at medyo namumula pa ang mga ito. Nang dahil sa pagkabigla, ay agad akong napabalikwas at ginising sina Clara. Agad naman silang nagising at nagtanong kung ano ang nangyayari. Narinig ko rin ang boses ng kanyang mga magulang na parang nagtataka. At walang kung ano-ano. Ay nakarinig kami ng taong nasasaktan sa ilalim ng silong. Dinig namin na parang hinahampas ito ng latigo. Hanggang sa yung mga aso nila Clara ay tumahol na parang mayroong nakikita sa ilalim ng silong. Nasundan ito ng tunog na parang mayroong gumapang palabas at dali-dali namang pumasok sa kwarto ang mga magulang ni Clara. Ano yon? Tanong naman ang nanay ni Clara. May tao sa ilalim. Nakakita ako ng mapupulang mga mata. Sagot ko naman at nakita ko na kahit yung tatay ni Clara ay kinakabahan. At noong huminto ang pagtahol ng mga aso, ay nakaamoy ako ng mabangong bulaklak na umalingasaw sa paligid. Naaamoy niyo rin ba, tita, tito? Tanong ko pa noong sandaling iyon. Ang bango, saan ang gagaling? Tanong naman ni tita. Hindi ko rin po alam. Kahapon ko pa ito naaamoy. Sagot ko. Nagtipon-tipon kami noon sa kwarto at pinag-usapan ang mga nangyari. Sinabi ko naman ang tungkol sa kakayahan kong makaramdam at makakita na mayroong kaugnayan sa kababalagan. Sinabi ko rin ang tungkol sa babaeng nakita ko sa loob ng kanilang bahay. At sabi nila ay wala na silang ibang kasama doon. Sinabi rin namin ni Clara ang tungkol sa lalaki. Nagtanong naman si Tito kung sino ang tinutukoy naming lalaki. At sabi ko yung magkakarni sa palengke. Pamilyar daw ito sa kanila, subalit hindi daw taga doon sa baryo. Pinaghinalaan namin ito at sinabi rin namin ang tungkol sa pambabastos niya kay Clara. Kinaumagahan ay ginising ako ni Tito at nagsabi ito na pupuntahan daw namin ang lalaki sa palengke. Haharapin niya ito sapagkat ayaw na ayaw niyang binabastos ang mga anak niyang babae. Nagalit pa nga ito kung bakit hindi namin agad sinabi sa kanya. Pero ayaw lang naming masira ang okasyon sa araw na iyon. Nang makarating kami sa bayan, ay ibang magkakarne ang nandoon. Tinanong namin ito kung nasaan na ang lalaki. At sabi niya, maaga siya nitong pinuntahan para sabihin na hihinto na ito sa pagtatrabaho. Dito pa nadagdagan ang aming paghihinala. Nanatili pa ako ng isang araw doon kina Clara. At kinaumagahan, bumalik naman kami sa bayan. Ito ang una at ang huling pagpunta ko doon kina Clara. Sapagkat makalipas ang ilang buwan, ay naghiwalay kami nang dahil sa isang dahilan, gaya ng ibang magkarelasyon. Hanggang dito na lang ang kwento. Maraming salamat sa pagkakataon. Mag-ingat kayo palagi. Babalik ako. Yon, maraming salamat. Shout out po tayo. Sa mga bago lang sa channel na ito, ako po si Chris, ang inyong narrator. At shout out sa mga members ko na sina Mirna Cabalonga, Jotessa Moore, Joseph Caraveo, Maricar Pastrana, Adela Lee, at Katotohanan at Misteryo. Special mention, Michelle Cedron. Hello Kylie Barcelona, Levi Garcia, Virgilio Bautista, Ronnie Panagsagan, Filipina Palsario, Noyni Reyes, Maribet De Dios, Ryan Dula siyempre, Mary Jean Monteclaro, John Rainiel Zacate, Tatay Indilan,
Dimples Yumi na palaging nauunang mag-comment at Benji Enerva. Shoutout din kina Manay Sharona Vlog, Gia Montero, Neza Alemania, Tricia Ligaspi, Cecil Piniol, Timmy Canon, Lucille Meran, Maria Flor Paras, Irene Busio, Bridget Manalak, Jezebel Amit, Adelfa Aganon, Resi Madrid, Ilonga TV, at Gian Torsino. At sa iba dyan, comment-comment din. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw sa inyo. Itong karanasang ito ay nangyari sa mismong bahay namin. Laking probinsya po ako at noon ay mayroon kaming babuyan. Ito ang munting negosyo ng aking tatay. Marami din siyang mga suki kaya medyo kilala ito sa aming bayan. Sisimulan ko na ang kwento. Isang madaling araw noon ay nagising ako sa isang malakas na lagapak na nanggagaling doon sa tangkal. At ang akala ko noon, si tatay ang may gawa noon. Kaya bumangon ako para malaman kung ano ang kanyang ginagawa doon sa mga ganoong oras. Sa pagkakatanda ko, mag-aalas tres pa lamang. Nang makalabas na ako sa kwarto, ay naisipan kong tumungo sa kwarto ng aking tatay upang siguruhin kung siya nga ang nasa tangkal. Subalit nakalak ang pinto ng kanyang kwarto. Ako naman ay nagtataka kung sino ang may gawa ng lagapak. Kaya dali-dali akong tumungo sa kusina. At inisip ko rin na baka mayroong nakalabas na baboy. Nang marating ko ang kusina, ay kaagad kong binuksan ang bintana. Kasi mula doon ay talagang matatanaw ang tangkal. Mayroon namang mga ilaw doon, kaya siguradong makikita ko ang mga ito. Nang mabuksan ko ang bintana, wala naman akong nakitang pinagbago. Ganon pa rin ang estado ng tangkal. Hanggang sa naisipan kong lumabas at tumungo doon upang bilangin ang mga baboy. At habang naglalakad ako papunta doon, pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang mall. Napakalamig. Naninindig ang aking mga balahibo ng dahil dito. Kaya labis din ang aking pagtataka. Dito ako lumaki at noon ko lang naramdaman ng ganoong klima. Parang umuulan ng yelo. Nang marating ko ang tangkal, binilang ko ang mga baboy at wala namang kulang. Eh sino ang may gawa ng lagapak? Tanong ko naman sa aking isipan. Kaya palingon-lingon ako sa aking paligid. Pero wala naman akong nakita. Noong aalis na sana ako sa tangkal, ay nakarinig ako ng tunog ng nabaling sanga. Nanggagaling ito sa akasya na nasa likod lang ng tangkal. Kaya agad naman akong napatingin doon. Nang dahil sa pagtataka, ay kaagad kong pinaandar ang dalakong flashlight. At dito ko na siya nakita. Nakakita ako ng nakasilip na baboy. Nagbabaga ang mga mata at naninindig ang mga balahibo. Sa buong buhay ko, noon lang ako nakakita ng ganong klaseng baboy. At masasabi ko na hindi talaga iyon pangkaraniwan. Lalo pa't mayroon kaming babuyan. Mayroon din naman akong ideya pagdating sa iba pang uri. Parang huminto ang oras noong sandaling iyon. Hindi ako makagalaw at hindi ako makasigaw
nang dahil sa pagabigla. Aking nilabanan ng takot at dali-dali akong tumakbo. Pero habang tumatakbo, ang bigat ng aking nararamdaman. Nang makapasok na ako sa bahay, ay dali-dali akong kumatok sa kwarto ng aking tatay. "Tay, tay, gising!" Pasigaw na sabi ko at narinig ko siyang umubo at nagtanong. "Oh, ano yun anak? Anong nangyayari?" Tanong niya. "Dalian mo, buksan mong pinto." Takot na sagot ko. At nang mabuksan niya ang pinto, ay agad akong pumasok. "Nak, nak, kumalma ka. Ano ang problema?" Tanong naman ang aking tatay. "Tay, may baboy. May baboy sa puno." Sagot ko naman habang hinihingal. Nakita kong tumawa pa ito at napakamot. "Baboy? Sa itaas ng puno? Malabo na makakyat ang baboy sa isang puno. Nananaginip ka ata." Sagot naman niya, sabay sampal sa aking mga pisngi. Kaagad ko namang kinuwento sa kanya ang buong pangyayari bago ako pumunta sa likod ng bahay. Dito na siya naniwala at naliwanagan. "Sige, puntahan natin." Sagot naman niya at kumuha ito ng itak. Habang papalapit kami sa tangkal, ay aking iniilawan ang nasabing puno. "Saan mo siya nakita?" Tanong pa niya at doon ko itinutok ang flashlight. "Diyan ko siya nakitang sumilip." Sagot ko naman. At nang ikutan ni tatay ang puno, ay wala naman daw siyang nakita. Binilang ulit namin ang mga baboy at kumpleto naman ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik na lamang kami sa loob ng bahay. "Huwag na tayong matulog. Magbantay tayo." Dagdag pa ng aking tatay. "Tay, hindi kaya aswang ang aking nakita?" Tanong ko naman sa kanya. "Hindi ko alam. Pwedeng engkanto, pwedeng aswang. Alam mo namang maraming nagpaparamdam dito. Kaya hindi ko masabi." Sagot naman ang aking tatay at tumango na lamang ako. Nang sumikat na ang araw, ay tumungo ulit kami sa tangkal upang tignan ang kalagayan ng mga baboy. At nakita namin na yung isang biik ay wala ng buhay. Napakamot na lamang si tatay at napailing sapagkat ilang buwan pa lamang ito. Kaagad naman niyang tinignan ang katawan ng biik. "Ano kayang nangyari sa kanya?" Tanong ni tatay habang napapakamot. "Hindi ko alam tay, pero may kutob akong mayroong kinalaman ng nakita kong baboy sa puno." Sagot ko naman at napailing na lamang ito. "Pesting yawa. Huwag na huwag siyang magpapakita." Pasigaw na sabi naman ng aking tatay. Makalipas ang ilang minuto, ay inilibing namin ang biik sa likod ng tangkal. At maya-maya lang, nagsabi si tatay na mayroong pupuntang kaibigan at bibili daw ito ng isang baboy para ipanghanda sa paparating na kapistahan sa kanilang baryo. At kaagad naman ako nagluto ng agahan. Habang nagluluto sa kusina, ay nakakarinig ako ng kaluskos na nanggagaling sa likod ng tangkal. Hindi ko nga alam kung bakit narinig ko pa iyon. Sa aking pagtataka, ay aking kinuha ang kawali sa pugon. Nang sa ganon, ay hindi masunog ang aking niluluto at pupuntahan ko muna ang tangkal
Nang makarating ako doon, ay tinignan ko ang mga baboy at maayos naman ang mga ito. Subalit may kung anong nag-udyok sa akin na puntahan ang likod ng tangkal, kaya pumunta ako doon. Laking gulat ko na yung pinaglibingan namin ng biik ay hinukay at wala na doon ang kanyang labi. Nang dahil dito ay dali-dali akong pumasok sa loob ng bahay upang ipaalam ito kay tatay. "Tay, tay, mayroong humukay sa biik." Bulalas ko at dali-dali naman silang tumungo sa likod ng tangkal. Siya nga po pala, sa mga sandaling ito ay dumating na ang kaibigan ng aking tatay upang pumili ng bibilhin niyang baboy. Nang makarating kami sa likod ng tangkal ay napapailing ang aking tatay habang nakatitig sa hukay. "Mukhang hindi maganda to ah," sabi pa niya, at nagtanong naman ang kanyang kaibigan kung ano mang nangyayari. "Tawagin na lang natin siya sa pangalang Mang Dolpo." Kaagad naman naming kinuwento ang lahat-lahat sa kanya at mayroon kaming nalaman. Ayon kay Mang Dolpo, isang linggo na daw silang pinaparamdaman ng aswang at karamihan daw ng mga tao doon sa kanilang baryo ay nagiging alerto tuwing gabi. "Mukhang kayo ang isusunod niya," sabi naman ni Mang Dolpo. "Huh, wag na wag lang siyang magpapakita," galit na sabi naman ang aking tatay. Ilang gabi kaming nagpuyat para mabantayan ang aming mga alaga, pero wala namang nagparamdam. Subalit dumating itong gabi na bumalik ulit siya at ako mismo ang unang nakaramdam sa kanya. Bandang alas 11 ng gabi ay nagising ako sa isang tunog na galing sa isang inahing manok. Nagising talaga ang aking diwa sapagkat hindi kami nag-aalaga ng manok doon. Ang tunog na ito ay nanggagaling malapit sa tangkal, kaya hindi na ako nagdalawang isip na gisingin ng aking tatay. Nang magising ito ay kaagad niyang kinuha ang flashlight at ang isang itak na nasa ilalim ng hinihigaan niyang kama. "Huwag kang maingay. Tutugisin natin tong demonyong ito," pabulong na sabi ng aking tatay, at dahan-dahan kaming naglakad papunta sa kusina. At mula doon ay nakikita namin ang tangkal. Maliban kasi sa mga ilaw na nasa loob at harapan, mayroon din kaming ikinabit sa likod. Nang sa ganon ay makita namin kung mayroon ngang nakapasok. "Maghintay tayo. Siguradong mayroon na naman siyang kukunin," pabulong na sabi ng aking tatay, at tumangon na lamang ako. Hindi namin matukoy kung saan nanggagaling ang tunog ng inahing manok sapagkat palipat-lipat ito. At maya-maya lang, puminto ito sa pagtunog. Noong napasulyap ako sa puno ng akasya, ay mayroon akong nakitang itim na figura na parang gumagalaw. Maliwanag din ang buwan noong sandaling iyon. Maliban dito, yung ilaw na nanggagaling sa tangkal ay umaabot pa doon. Kaya medyo naaaninag ko ito. Kaagad ko naman itong itinuro kay tatay. "Siya na siguro yan," pabulong na sabi niya, at mahigpit na hinawakan ang kanyang itak. Makalipas ang ilang sandali ay nakita niya ito, kaya dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kusina. "Dito ka lang. Pag malapit na ako sa puno, paandarin mo ang flashlight," dagdag pa niya, at tumangon na lamang ako. Nang marating niya ang nasabing puno ay dali-dali siyang umakyat sa hagdan na ginawa namin noon, at narinig ko siyang nagmumura. Kaagad ko namang pinaandar ang flashlight at nakita kong mayroong tumalo na baboy mula sa puno papunta sa bubong ng tangkal.
na tila ba isang pusa. Bumalik ka rito, duwag. Harapin mo ko. Pasigaw na sabi naman ang aking tatay. At nakita kong tumingin pa sa kanya ang itim na baboy. At agad na tumalon sa likod. Dali-dali namang bumaba si tatay. At sinubukan pa niya itong habulin. Subalit maliksi at mabilis kumilos. Kaya hindi niya ito naabutan. Inutusan naman ako ni tatay na kumuha ng dalawang upuan sapagkat tatamay daw kami sa harap ng tangkal at kaagad ko naman itong sinunod. At habang nakaupo kami sa harapan ng tangkal ay nagpaparinig si tatay. Hihintayin ka namin dito. Huwag ka nang mahiya. Pasigaw na sabi niya. Nakita kong pikun na pikun na ang aking tatay. At halos hindi na ito nakakaramdam ng takot. Nanginginig na rin ang kanyang mga kamay. At maski ako ay natakot sa kanya. Pero sumikat lang ang araw ay hindi na ulit nagparamdam at nagpakita ang itim na baboy. Puyat na puyat ako noon. Bandang alauna ng hapon ay nagising ako sa mga lagapok na nanggagaling sa tangkal. Kaagad akong bumangon at tumungo doon. Nakita ko naman si tatay at ang dalawang panday na gumagawa ng bakod para sa tangkal. Nang sa ganon ay hindi mapasok. Maliban dito ay mayroon din siyang inilibing na mga pangontra. Magmula sa araw na ito ay hindi na ulit nagparamdam sa amin ang aswang. Pero nakakarinig pa rin kami ng mga kwento sa ilang kabaryo na mayroong nagpaparamdam tuwing gabi, lalo na sa mga bahay na mayroong buntis. At hindi lang naman kami ang nakakita sa itim na baboy. Makalipas ang ilang araw ay nabalitaan namin sa isang kabaryo na namatayan din ito. At ang pinaglibingan daw nila ay nahukay. Kaagad naman siyang tinuruan ni tatay kung ano ang dapat niyang gawin. Kasi ang kabaryo naming ito ay nagbebenta din ng mga baboy. Kumbaga, ito ang tanging kakumpetensya ng aking tatay pagdating sa ganitong negosyo. Pero magkaibigan pa rin ang mga ito. Sino-sino pa bang magtutulungan kundi tayo-tayo lang naman? At habang tumatagal ay unti-unti lang namang naglaho ang mga kwentong aswang sa aming baryo. At hindi na rin nasundan pa ang mga pangyayaring ito. Ayon naman sa mga matatanda, ang aswang na nambubulabog sa amin noon ay isang bagong salin o bagong yanggaw. Kaya mabangis daw ito at walang takot na lumabas. Hindi lang naman ang aming baryo ang kanyang binulabo, marami pang iba. Pero iisa lamang ang aswang na ito. Meron pa po akong karanasan, pero maikli lamang ito. Nangyari naman ito sa bahay ng isang kaibigan at sa araw na ito ay mayroong kaunting selebrasyon. Madaling araw pa lang ay pumunta na ako doon para tumulong. At habang nagigisa ako sa likod ng bahay ay mayroon akong nakitang babae na ang unang akala ko ay naglalakad. Tol, tol, halika dito. Pasigaw na sabi ko sa kaibigan ko. Ano yun, tol? Sagot naman niya habang naglalakad papalapit sa akin. Kaagad ko namang itinuro sa kanya ang kinaroroonan ng babae. Subalit wala naman daw siyang makita. Kaya labis ang aking pagtataka noong sandaling iyon. Anong wala? Ayan o, papunta sa puno ng kay Mito. Sagot ko naman at kaagad naman siyang tumingin doon. Subalit wala daw talaga itong makita. At nang makalampas ang babae sa nasabing puno, ay nakita kong nakalutang ito sa hangin. Kaya kaagad kong binitawan ng sandok at tumakbo papunta sa harap ng bahay. Talagang natakot ako noong sandaling iyon sapagkat ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng isang white lady.
At ayon naman sa mga magulang ng kaibigan kong ito, mayroon daw talagang nagpapakita doon. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa kaunting oras. Yun, maraming salamat. Shoutout na po tayo. Shoutout sa mga members ko na sina Maricar Pastrana, Jutesa Moore, Taylor Nuevo, Christina Varela, Mirna Cabalonga, at Adela Lee. Maraming salamat po sa karagdagang suporta para sa munti nating channel. Mag-ingat po kayo palagi. Shoutout din kina Heidi Gregorio, Mary Asilar, Mary Jean Monteclaro, Cesar Inkig, Luis Fernando de la Vega, Eriza Miguel, Edgar Montibon, Lilibet Rosel, Christian Mejia, Lynette Reparado, Filipina Palsario, Bridget Manalak, Manuel Grajo, Mark Anthony Panonce, at Jans Brusula. Hello din kay Rayvorn 2.0, John Rainiel Zacate, Christian Carriaga, Margaret Ancheta, Romantico Cablag, Stanley Saladas, Chiang Mai Park, Carlo Doliente, Azili Gumban, Lauren Rances, Roland Ornos, Mary Margaret White, Butchiu, Regan Machico, Michelle Cedron, Lourdes de Jesus, at Jacqueline 27. Sa mga bago lang sa channel na ito, ako po si Chris, ang inyong narrator. Mag-ingat po kayo palagi at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ang tatay ko noon ay isang magaling na eskultor. Meron kaming pwesto noon sa aming bayan at karamihan sa mga nagpapagawa sa kanya ay mayayaman. Dumating itong panahon na merong nagpagawa sa kanya ng isang eskultura na talagang kakaiba at bago lang ito sa aming paningin. Ang eskultura na ito ay naglalarawan si isang malaki at mabangis na hayop. Mayroon siyang mahabang sungay at galit na itsura. Pero ang kanyang katawan ay naglalarawan sa tao. Ayon kay tatay, isang matandang babae ang nagpagawa nito sa kanya at kahit magkano ang kanyang isisingil ay babayaran daw ng matanda. Inisip na lang namin noon na baka mahilig talaga sa sining ang matanda kaya ganito ang kanyang ipinagawa. At siya nga po pala, si tatay ay marunong ding gumawa ng mga anting-anting. Pero ang kanyang kaibigang manggagamot ang siyang bumubuhay sa mga ito. Nang sa ganon ay mabigyang bisa. Sa mga panahong ito ay meron din akong anting-anting at inaalagaan ko ito ng mabuti. Dinadasalan gaya ng sabi ng kaibigan ni tatay na tawagin na lang nating Mang Fernan. Hindi na rin kasi bago sa amin ang mga kwentong kababalaghan sa mga panahong ito. Balik na po tayo sa kwento. Lumipas sa mga araw, isang hapon, matapos gawin ni tatay ang iskultura, ay sinabihan niya akong i-deliver namin ito sa bahay ng matanda. Nagsabi naman ako na ipagpabukas na lang namin sapagkat malayo ang probinsya na kung saan nakatira ang matanda. Pero ang sabi niya, maaga pa naman at wala namang isang oras ang biyahe papunta doon. Nagdadalawang isip man ako pero wala akong magagawa kung si tatay ang magdidesisyon. Bandang alas tres ng hapon ay bumiyahe kami papunta doon. Tay, alam mo ba kung saan nakatira ang matanda? Tanong ko sa kanya. Sinabi naman niya kung anong baryo
at magtanong-tanong lang tayo doon. Sagot naman ang aking tatay. Naku, umaabot pa doon ang inyong pangalan. Sagot ko naman at ngumiti na lamang si tatay. Hindi naman sa pagmamayabang, pero yung tatay ko ay talagang magaling na eskultor. Kayang-kaya niyang gawin ang ipinapagawa sa kanya gamit lamang ang kanyang imahinasyon. Pero ang nakakalungkot, walang nagmana ng kanyang kakayahan. Makalipas ang isang oras ay narating namin ang baryo ng matanda. Agad kaming nagtanong sa mga tao doon at meron namang nakapagturo kung saan ang kanyang bahay. Nang makarating kami doon ay talagang namanga ako sa lawak ng kanyang bakuran. Marami ding mga nagtataas ang puno. Pero kung gaano kalawak ang bakuran, ganun din kaliit ang kanyang bahay na nasa gitna. Parang bahay kubo lamang ito. At mula sa labas ng bakuran ay meron kaming nakikitang mga tao sa likod ng bahay na tila ba nagtitipon-tipon. Tao po, pasigaw na sabi ng aking tatay. Maya-maya lang ay lumabas naman ang isang ali at nagpakilala ito bilang anak ng matandang nagpagawa kay tatay. Salamat at natuntun niyo ang aming bahay. Pumasok muna kayo. Sigurado na napagod kayo sa biyahe. Sabi ng ali habang nakangiti. Agad naman naming binuwat ang eskultura at dinala sa loob ng bahay. Sa pagpasok pa lang namin ay agad akong nakaamoy ng mabaho at parang hindi ako makahinga sapagkat sobrang tapang. Ganon din si tatay. Hindi ko rin matukoy kung saan ang gagaling ang amoy at kung anumang nagiging sanhi ng amoy na ito. Talagang kakaiba. Magandang hapon po, Nay. Tignan niyo po. Sabi ng aking tatay sa matanda at agad naman niyang tinignan ang eskultura. Sobrang ganda. Talagang maganda. Maraming salamat. Kumain muna kayo ng merienda bago umuwi. Sabi naman ng matanda at agad niyang inutusan ang kanyang anak. Hindi nagtagal ay naglakad ang matanda papunta sa isang kwarto at sabi niya, kukuha daw ito ng ipangbabayad sa amin at tumango naman ang aking tatay. Napansin din namin na patingin-tingin sila sa suot naming anting-anting. Pero hindi naman kami nag-iisip ng masama noong sandaling iyon. Maya-maya lang. Dalhin niyo dito sa kwarto. Pasigaw na sabi ng matanda at agad naming binuwat ni tatay ang eskultura at dinala doon. Sa pagpasok pa lang namin sa loob ng kwarto ay hindi ko mapigilang masuka sapagkat doon talaga nanggagaling ang masangsang na amoy. Nakita ko namang namumulang itsura ng aking tatay at alam kong pinipigilan niya ang kanyang paghinga. At nang mapasulyap ako sa labas ng bintana ay nakakita ako ng kulay itim na figura at bigla itong nawala na parang usok. Agad ko namang nabitawan ang eskultura at si tatay naman ay agad na tumingin sa akin. At noong mailagay na namin sa tamang pwesto ang eskultura ay agad kaming lumabas ng kwarto sapagkat hindi namin kaya ang amoy sa loob at doon na lamang kami naghintay sa sala. Akala ko noon mahilig sa sining ang matanda. Pero wala naman akong nakikitang ibang eskultura dito maliban sa ginawa ko. Pabulong na sabi ng aking tatay. Oo nga tay, yan din ang aking iniisip. May kutob akong hindi maganda dito. Sagot ko naman at napailing na lamang si tatay sapagkat natagalan pa noong lumabas ang matanda sa kanyang kwarto. Hindi nagtagal, dumating naman ang anak ng matanda
na merong dalang tinapay at maiinom. Agad naman kaming nagpasalamat sa kanya. Kayo na munang bahala dito. Tatawagin ko lang si nanay. Sabi naman ng ali at agad itong tumungo sa kwarto ng matanda. Kukunin ko na sana ang tinapay at maglalagay na sana ako ng maiinom sa baso. Pero pinigilan ako ng aking tatay. Kaya nagtataka ako noong sandaling iyon. Tay, anong problema? Pabulong na tanong ko. Huwag kang kumain. Huwag kang uminom. May kutob akong hindi maganda. Pabulong na sagot niya at agad akong napatingin sa kwarto ng matanda. Pero meron akong napansin. Sa ibabaw ng nakasarang pinto ay meron akong nakitang mga matang nakasilip. Sigurado ako na mga mata iyon kaya agad akong bumulong kay tatay. Hindi naman nakapagpigil si tatay kaya agad niyang tinawag ang matanda. Nay, pasensya na po kayo pero kinakailangan na naming umuwi. Malapit nang dumilim. Pasigaw na sabi niya habang nakatingin sa kwarto ng matanda. Hindi nagtagal ay lumabas din naman ang matanda at hawak-hawak niya ang kanyang pambayad. Pero nagulat kami noong nagbigay ito ng kondisyon. Uubusin daw muna namin ang pagkain at maiinom bago niya ibigay sa amin ang kanyang bayad. Pero si tatay ay talagang tumanggi. Hanggang sa nakita kong nanlisik ang mga mata ng matanda at nagalit ito bigla. Itinapon niya sa amin ang mga pera at agad itong tumalikod. Dadalhin na lang po namin ang mga pagkain. Pasensya na po kayo. Kailangan na talaga naming makauwi. Mahinaong sabi naman ng aking tatay at inutusan niya akong balutin ng pagkain. Aalis na po kami. Maraming salamat sa inyo. Dagdag pa ng aking tatay. Hinatid naman kami ng ali sa labas ng bakuran. Hanggang sa nagpaalam kami sa kanya at mabuti naman ang kanyang pakikitungo. Habang naglalakad kami palabas sa baryo na iyon, ay tinignan ni tatay ang tinapay. Pasintabi sa mga kumakain. Pero yung tinapay ay punong-puno ng malagkit na bagay. At nung inamoy ito ng aking tatay, ay agad siyang napailing at nagsabing, "Laway to ah." Agad namang nanlaki ang aking mga mata. Itinapon na lamang namin ang mga tinapay at agad kaming bumiyahe. Ayon pa kay tatay, sa lahat daw ng napuntahan niyang bahay, doon lang siya nakaramdam ng takot. Talagang kakaiba daw ang bahay ng matanda at mabigat pa sa pakiramdam. Tama nga naman ito. Kahit ako ay talagang natakot noon. Makalipas ang ilang oras, habang ako ay nasa kalagitnaan ng aking pagtulog, ay nagising ako nang dahil sa isang pagaspas. Agad naman akong bumangon. Pinakinggan ko pa ang paligid noong sandaling iyon. Pero hindi ko na ulit narinig ang pagaspas. Hanggang sa narinig kong nagsasalita ang aking tatay. Noong una ay hindi ko ito pinansin at bumalik ako sa pagkakahiga. Pero nung narinig kong parang nagpapanik si nanay, ay bumangon ulit ako at nagtanong, "Nay, anong problema?" Pasigaw na tanong ko. "Halika nga dito anak, yung tatay mo, nananaginip yata ng masama." Sagot naman niya. Dali-dali naman akong tumungo sa kanilang kwarto. At noong nakarating ako doon, nakita ko si tatay na nahihirapan sa paghinga. Sinubukan namin siyang gisingin, pero ganun pa rin.
Nagsasalita ito habang tulog. Hanggang sa naisipan kong kumuha ng malamig na tubig at ibinuhos ko ito sa kanya. Pero parang lumala ang sitwasyon. Wag, maawa kayo sa akin. Pasigaw na sabi ng aking tatay. Si nanay naman ay natataranta na noong sandaling iyon. Mahigit kalahating oras naming ginising si tatay. Pero ganun pa rin. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng pagaspas at nanggagaling ito sa bubong ng aming bahay. Hindi nagtagal ay tumunog ito na tila ba merong tinatawag at saka narinig ulit namin ang kanyang pagaspas na parang lumipad ito papalayo. Kaagad naman kaming nagtinginan ng aking nanay at kinilabutan kami noong sandaling iyon. Unti-unti na rin kumalma ang aking tatay hanggang sa narinig namin ang kanyang paghilik. Sinubukan ulit namin siyang gisingin. Mabuti naman at nagising ito. Agad naman niyang sinabi ang tungkol sa kanyang panaginip. At sabi niya na panaginipan daw niya ang matanda na nagpagawa sa kanya ng iskultura. Galit na galit daw ito na tila ba mayroon kaming ginawang kasalanan. Ayon pa kay tatay, nakatayo daw ito sa likod ng bahay ng matanda at meron siyang nakikitang mga taong nakapaligid sa kanya. Pilit daw siyang pinapainom ng isang basong tubig pero tumatanggi daw ito. Hanggang sa nakita daw niya ang isang nilalang na mayroong ulo ng isang mabangis na hayop at katawan ng isang tao. Magkapareho daw ang itsura ng nilalang na ito sa ginawa naming iskultura. At sinasamba pa daw ito ng mga taong nakapaligid sa kanya, kabilang na yung matanda. Hindi daw nagtagal ay hinila ito ng mga tao papunta sa ilalim ng isang puno. Kaya sumigaw daw ito ng, "Wag, maawa kayo sa akin." Ito din ang sinabi ni tatay noong binabangungot ito. Pero kahit nananaginip daw si tatay, ay nagawa pa rin niyang magdasal. At pagkatapos nito, agad siyang nagising. Kinabukasan ay pinag-usapan namin ang tungkol sa karanasang ito hanggang sa naisipan naming puntahan si Mang Fernan. Humingi kami sa kanya ng mga abiso at kung ano mang dapat gawin. Nalaman din namin sa kanya na ang bayan ng matandang pinuntahan namin ay talagang tanyag sa mga kwentong aswang. Pero wala naman kaming alam pagdating dito at malinis naman ang aming hangarin doon. Sa mga sumunod na gabi ay napanaginipan ulit ni tatay ang matanda. Pero ang sabi niya, kapag meron mang mangyaring masama sa kanya, hindi ito magdadalawang isip na bumalik doon sa bahay ng matanda upang kumprontahin ito. Mabuti naman at hindi na naulit pa ang karanasang ito. Maliban po dito ay mayroon akong personal na karanasan. Sa mga panahong ito ay nag-aaral ako sa kolehiyo at graduating ako noon. Minsan ay doon kami nagpapalipas ng gabi sa bahay ng aming kaklase na tawagin na lang nating Ken para mag-review. Lalo na sa tuwing nalalapit ang aming mga exam. Nakasanayan namin itong gawin. Sa aming magkakaibigan, sina Ken ang mayroong kaya sa buhay. Meron din silang malawak na bakuran. Kaya kahit marami kami doon, ay hindi kami makakaabala sa kanyang mga magulang at kapatid sapagkat meron pa silang isa pang bahay na pwede naming tambayan. Doon kami madalas nagpapalipas ng gabi. Dumating ang itong araw na napagpasyahan namin na doon matulog sa bahay nila Ken para mag-review. Mananatili kami doon ng dalawang araw. Isang gabi noon, habang kami ay nagbabasa ng libro, ay naramdaman ko na parang merong humawak sa aking mga bato. Kaya agad akong lumingon sa aking katabi. "Hoy, huwag mo kong pagtripan. Ang lamig ng kamay mo." Pabirong sabi ko sa aking katabi na tawagin na lang nating Roman.
Hoy, huwag mo akong sisihin. Baka si Ken. Sagot naman ni Roman at lumingon ako kay Ken. Huwag niyo na akong idamay. Nananahimik ako dito. Sagot naman ni Ken. Kaya hinayaan ko na lamang noong sandaling iyon. Makalipas naman ang ilang oras, kami ay nagpahinga na. Kaming apat noon ay magkakatabi. At ako yung nasa pinakagilid. Makalipas pang mahigit kalahating oras, ako ay dinalaw ng antok. At noong nasa bingit na ako ng aking pagtulog, ay naramdaman ko na merong sumundot sa akin. Ang katabi ko na si Ken ay nasa aking kaliwa. At gaya nga na sabi ko kanina, ako yung nasa pinakagilid. At yung sumundot sa akin ay nasa kanan. Agad akong napadikit kay Ken at napatingin sa kanan. Ilang segundo akong tumitig doon. Hanggang sa unti-unti kong napagtanto na merong figura. Agad naman akong napabalikwas at napasigaw. Buksan niyo ang ilaw! Buksan niyo! Pasigaw na sabi ko at dali-dali naman itong binuksan ni Roman. Subalit nakapikit pa rin ako noong sandaling iyon. Hoy, anong problema? Huwag mo kaming takutin. Sabi naman ni Ken at dahan-dahan ko namang minulat ang aking mga mata. Subalit wala naman akong nakitang ibang tao bukod sa amin. Parang hindi na ako makatulog dito. Sabi ko naman. Bakit? Anong problema? Tanong naman ni Ken. Sigurado ba kayong hindi niyo ako pinagtitripan? Merong sumundot sa akin. At nakakita ako ng figura ng tao na nasa gilid ko lang. Sagot ko naman. Nakita kong nagulat naman sila sa aking sinabi. Seryoso ka? Baka tinatakot mo lamang kami. Sagot naman ni Roman. At makikita naman nila na seryoso ako sa aking mga sinasabi. Hanggang sa napagpasya na lamang namin na doon matulog sa bahay nila Ken. Sapagkat natakot din ang mga ito. At totoo nga na hindi nila ako pinagtitripan. Hindi ako nakatulog sa gabing iyon. At kinabukasan ay umuwi ako sa bahay namin. At magmula nun ay hindi na ako natulog sa bahay nila Ken. Baka kasi ano pang aking makita at matakot lamang ang mga ito. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat. Magandang araw. Tatlong karanasan ang ibabahagi ko sa inyo at nangyari ang mga ito sa iba't ibang lugar na aking pinuntahan. Sa mga panahon kasi na ito ay nagtatrabaho ako bilang isang ahente sa isang kumpanya. Maraming salamat po sa pagkakataon. Sisimulan ko na ang kwento. Itong unang karanasan ko ay nangyari sa isang baryo na sakop din naman ang aming bayan. Maaga pa lang ay umalis na ako papuntang opisina para kunin na mga produkto na aking ibebenta para sa araw na yon. At sa pagdating ko doon ay nagsabi ang tagapamahala na nakadestino ako sa aming bayan. Sa pagdating ko sa aming bayan ay nagsimula ako sa pinakaunang baryo. Wala naman akong naging problema doon. Sa katunayan, ay nagkaroon pa ako ng dalawang customer. Bandang alas dos ng hapon, ay narating ko ang pinakahuling baryo. Ito rin ang unang pagkakataon
na nakapunta ako doon sapagkat hindi naman ako masyadong gumagala habang ako ay lumalaki. Habang ako ay naglilibot sa baryo, ay nagsimulang sumama ang aking pakiramdam. At maya-maya lang, ay bigla akong nahilo. Kaya huminto ako at napasandal sa isang puno. Kaagad ko namang pinahiran ang aking mga pawis at sabi ko, magpapahinga muna ako saglit bago magpatuloy. Makalipas naman ang ilang minuto, ay unti-unti akong nilamig. Tila ba meron akong inaapakang mga yelo. At walang ano-ano, ay umihip din ang malamig na hangin. Nang mapasulap ako sa likod ng puno, ay meron akong nakitang puting damit na iniihip din ng hangin. Dahan-dahan naman akong sumilip. Dito ako nakakita ng isang babaeng duguan. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng sugat at meron din siyang malaking hiwa sa kanyang ilong. Nang dahil naman sa pagkabigla, ay agad akong tumakbo. Pero tila ba hindi ako umaalis sa aking pwesto. Alam ko ng ilan sa inyo ay nakaranas din ng ganito. Lalong-lalo na kapag nakaramdam tayo ng matinding kaba. At noong narating ko itong isang bakuran, ay agad akong huminto. Anong problema? Ayos ka lang ba? Tanong sa akin ng isang binibini na sa mga sandaling iyon ay nagwawali sa harap ng kanilang bahay. Meron ba kayong tubig? Tanong ko naman sa kanya. Oo, sandali. Sagot niya at agad siyang pumasok. Sa kanyang paglabas ay meron na siyang hawak na isang pitsel at isang baso. Agad naman niya itong inabot sa akin. At pagkatapos ko namang uminom, ay hindi ako mapakali. Patingin-tingin pa rin ako sa bahagi na kung saan ko nakita ang babae. At agad namang nagtanong ang binibini kung ano ang problema at kung bakit ako nababalisa. Anong problema? Kinakabahan ako sa iyo. Sabi ng binibini. Hindi ko alam kung maniniwala ka sa aking sasabihin. Pero may nakita akong babaeng sugatan sa punong iyon. Sagot ko, sabay turo sa puno. Talaga ba? Naku, hindi lang naman ikaw ang nag-iisang nakakita sa kanya. Kahit yung lolo at tatay ko ay pinakitaan rin niya noon. Sagot naman ang binibini. Sino siya? At bakit sugatan? Anong nangyari sa kanya? Tanong ko pa. Multo na yung nakita mo. Hindi na yung tao. Kwento ng lolo ko. Noong siya ay nagbibinata, ay merong babaeng nagpatiwakal sa punong iyon nang dahil sa pang-aabuso ng kanyang asawa. Sagot naman ang binibini. Sa mga sandaling iyon, ay wala akong masabi sapagkat hindi ako makapaniwala na isa na palang multo ang aking nakita at hindi ko akalain na makakakita ako ng ganun. Ito po ang pinakaunang karanasan ko sa kababalagan at ang akala ko noon ay hindi na ito masusundan. Itong pangalawang karanasan ko naman ay nangyari sa isang baryo na matatagpuan sa katabilang ng aming probinsya. Liblib at masukal ang baryo na iyon, pero wala akong magagawa sapagkat doon ako nakadestino sa bayan na iyon. Kinakailangan ko ring pasukin nang sa ganon ay maubos ang aming mga produkto. Bandang alas 4 ng hapon ay narating ko ang baryo na iyon at sabi ko, ito nang huling baryo na aking pupuntahan bago ako umuwi. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad,
napansin ko na wala talagang katao-tao sa daan. Kahit na sa mga sandaling iyon, ay maaga pa naman. Nang marating ko itong isang purok, ay agad kong kinausap ang mga taong tumatambay sa isang papag. At sabi ko, meron akong binibenta. Agad naman akong nagbigay ng kaunting demonstration kung paano gamitin ang aming produkto at nakinig naman ang mga ito. Maya-maya lang ay bumili ang isang ale. Bago ako umalis ay nagtanong pa ako kung meron pa bang mga bahay sa di kalayuan. At sabi nila meron. Pero wag lang daw ako magpapaabot ng gabi doon sapagkat delikado, lalo pat dayo ako. At ang unang pumasok sa aking isipan, baka merong mga taong mapanakit o mahilig mang trip ng iba. Wala akong inisip na bagay na mayroong kaugnayan sa kababalagan. At nang marating ko itong isang bakuran, ay huminto muna ako saglit at pinahiran ang aking mga pawis. At nung napasulap ako sa gilid ng bahay, ay meron akong nakitang taong nakatuwad. Ako naman ay nagtataka kung bakit niya iyon ginagawa. Wala naman siyang hinahanap at wala namang dahilan para gawin niya iyon. Tinitigan ko pa ito ng ilang segundo. Subalit habang tumatagal, ay kinikilabutan ako sapagkat ang kanyang mga mata ay parang unti-unting namumula. Tila ba mata ng isang aso kapag masinaga ng ilaw ng flashlight? Parang ganon. Agad naman akong nagdesisyon na bumalik na lamang at lumabas na sa baryo na iyon kasi meron akong kutob na masama. At alam ko na hindi normal na tao ang aking nakikita sa mga sandaling iyon. Nang madaanan ko ulit itong mga taong tumatambay sa isang papag, ay nagtanong ang mga ito kung bakit ako bumalik. "Oh, iyo, ba't ka bumalik?" Tanong ng isang mama. At nung una, ay nagdadalawang isip pa ako kung sasabihin ko ba ang tungkol sa aking nakita. Pero sinasabi ng aking sarili na sabihin na lamang ito. "Meron kasi akong nakita." Sagot ko sa kanya. "Nakitang ano?" Tanong naman ng isang matandang babae. "Taong nakatuwad." Sagot ko naman at agad naman silang tumawa. "Saan mo nakita?" Tanong naman ng mama at agad kong itinuro ang bahay na kung saan ko iyon nakita. "Naku, sinasabi ko na nga ba, tanyag talaga yan dito. Pero wag lang siya magkakamali sa amin." Patawang sabi naman ng mama. At dito na nagsimula ang mga usapang kababalagan. Pero agad naman ako nagpaalam sa mga ito. Kasi ayoko nang makarinig ng ganon. Lalo pat bumalik sa aking isipan ang nakita kong babaeng duguan sa unang kwento. "Sige po, alis na po ako." Sabi ko naman sa mga ito. "Sige iho, mas mabuti." Sagot naman ang matandang babae. At habang naglalakad ako palabas ng baryo, ay kinikilabutan ako. At sabi ko sa isip ko, hinding-hindi na ako babalik doon. Kahit pa na idestino ulit ako sa bayan na iyon. Nang marating ko naman ang bukana, ay nakarinig ako ng huni ng ibon na bago lang sa aking pandinig. At may kutob ako na hindi talaga iyon normal. Kinagabihan naman ay nilagnat ako. At sabi naman ng aking lola, siguro nang dahil sa nagkatitigan kami ng aswang, kaya ako nilagnat. Ilang beses pa rin naman akong nadestino sa bayan na iyon. Pero hindi ko nga lang pinupunta ng baryo. Meron din akong narinig na kwento na talagang talamak sa mga kwentong aswang ang lugar na iyon.
kaya walang masyadong makikitang tao sa daan. At iyon nga ang aking napansin. Itong huling karanasan ko naman ay nangyari naman sa isang bayan. Sa mga sandaling ito ay ginabi ako ng uwi. Bandang 6 ng gabi ay naglalakad na ako papuntang Sakayan. Wala nang katao-tao sa daan at madilim pa ang aking dinadaanan. Subalit, meron naman akong dalang flashlight. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay umihip naman ang napakalamig na hangin at dumampi ito sa aking likuran. Kaya agad naman akong napalingon sapagkat nararamdaman ko na mayroong presensya. Bumalik ulit sa aking isipan ang aking unang karanasan. Kaya binilisan ko ang aking paglalakad. Maya-maya lang ay narinig ko na parang merong nagsasalita sa aking likuran. Kaya agad akong lumingon. At nung una ay wala naman akong nakita. Kaya mas binilisan ko pa ang aking paglalakad. Nang madaanan ko itong isang malaking puno, ay biglang bumigat ang aking pakiramdam. Tila ba hinihila ako pabalik sa aking pinanggalingan. At walang ano-ano ay nakarinig ulit ako ng mga taong nagsasalita. Sa mga sandaling ito, ay bigla akong lumingon sa aking likuran. At dito ako nakakita ng mga taong nakasunod sa akin. Tila ba mayroong prosesyon? Kaya dito na ako tumakbo. Alam ko na hindi sila normal at may kutob na akong masama kaya tumakbo na ako. Sa kalagitnaan naman ng aking pagtakbo, ay mas bumigat pa ang aking nararamdaman. Tila ba meron akong pasan sa mga sandaling iyon? At ang ginawa ko ay nagdasal ako ng paulit-ulit hanggang sa gumaan ang aking pakiramdam. Nang makarating ako sa Sakayan, ay tamang-tama na merong naghihintay na jeep, kaya agad akong sumakay. At sa kalagitnaan naman ng biyahe, ay bigla naman akong nagutom. Nanginginig na ang aking mga laman at hindi ako mapakali. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig at tinitignan ako ng ilang pasahero. Maya-maya lang ay parang mawawalan ako ng malay. Mabuti naman at walang nangyaring masama sa akin. At nang marating ko naman ang aming bayan, ay nagpahinga muna ako sa tapat ng isang tindahan. Kumain muna ako ng tinapay at uminom ng napakaraming tubig. At pagpatak naman ng 8, ay umuwi na ako sa amin. Kinabukasan naman ay napagpasyan kong wag na munang pumasok sa trabaho. At pumunta ako sa isang albularyo para humingi ng mga pangontra. At kung meron man akong ikatlong mata, ay gusto ko sana itong ipasara kasi ayoko nang makaranas ng mga ganitong bagay sapagkat hindi ko kaya. Nang marating ko naman ang bahay ng albularyo, ay sinabihan niya ako na bukas nga ang aking ikatlong mata at nasa lahi na daw namin ito. Nasa sa akin din daw kung ipapasara ko ito. Pero yun nga ang aking naging desisyon. Meron naman siyang inusal ng mga dasal. At habang ginagawa niya ito, ay meron naman akong nakitang babae na nakatayo sa likod ng kanilang bahay. Subalit malabo nga lang ang kanyang mukha. At sabi ng albularyo, ang babaeng iyon ay ang siyang tumutulong sa kanya sa panggagamot. At siya na pala ang huli kong makikita. Maliban po sa mga karanasang ito, ay meron naman akong naranasang mga kababalagan noong ipinagbubuntis ng aking asawa ang aming panganay. Sigurado ako na sa mga panahong iyon ay inaaswang ito sapagkat tuwing madaling araw ay nakakaamoy ako ng malansa. At minsan, yung mga aso ng aming kapitbahay ay umaalulong ng wala sa oras. Lumaki din ang anak namin ng sakitin. Pero noong binigyan ito ng pangontra ng isang albularyo, ay minsan na lang ito kung magkasakit. Ayon naman sa lola ko, ang side ng kanyang tatay
ay mayroong mga kakayanang makakita ng mga bagay na mayroong kaugnayan sa kababalagan. At ang kapatid daw ng kanyang lolo ay isang manggagamot noong nabubuhay pa ito. At siguro, nananalaytay sa akin ang kanyang kakayahan. Pero ayoko ng ganitong buhay. Mayroon kang ang kakayahan, pero mahirap namang makatulog tuwing gabi. At minsan, ay nakakaramdam ako ng kilabot kahit na wala namang dahilan. At minsan naman, pakiramdam ko ay merong nakasunod sa akin kahit na alam kong wala namang tao sa aking likuran. Pero ang may pinakamaraming karanasan sa aming magkakapatid ay ang aking ate. Marami siyang karanasan pagdating sa mga multo, engkanto at aswang. Gusto ko rin sanang ibahagi ang kanyang kwento. Subalit wala na si ate. Matagal na siyang pumanaw at nakalimutan ko na ang ibang detalye. Sabi naman ng nanay ko sa aming magkakapatid, ako talaga yung lapitin noong bata kami. At minsan, may nakikita daw siyang sumusunod sa akin sa tuwing tatakbo ako. Isang uso na kulay puti. At may isang pagkakataon din daw na nakakita siya ng isang nilalang na nagtago sa ilalim ng aking kumot habang ako ay tulog. Sabi niya, baka isa yung duwende. At sabi naman daw ng unang albularyong tumingin sa akin, meron daw akong gabay na galing pa sa angka ng aking lola. Kaya ito na siguro ang gabay ng manggagamot na kapatid ng kanyang lolo. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat sa inyo.